lang, marami ng Pinoy ang umaasang maganda ang magiging pasok ng 2013. Batay po yan sa isang survey. At mukhang may basahin ito dahil ayon po silang eksperto, mas maganda raw ang ekonomiya sa susunod na taon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pinakauling survey ng SWS, 92% o siyam sa 10 Pinoy ang nagsabing haharapin nilang puno ng pag-asa ang darating na 2013. Bahagya lang mas mababa sa 95% na naitala sa pagpasok ng 2003 at 2012. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, may dahilan naman daw para mabuhayan ng loob ang mga Pinoy. Ang paglago kasi na ekonomiya, asahan umanong magpapatuloy sa 2013. Yung investment to further pick up and exports to also continue providing sources of growth. Ayon sa NEDA, mararamdaman daw ng mga Pilipino ang magandang ekonomiya kung marami ang may trabaho. Bagay na inaasahan daw na madadagdagan sa 2013 kapag nagsimula na ang mga malalaking infrastructure projects sa bansa, bunga ng magandang ekonomiya. Pati sa agrikultura, marami raw magiging dagdag trabaho dahil inaasahang lalago ang sektor na ito sa 2013. We need to see the private sector investing now more aggressively. We expect to see that also in 2013 and even a bigger scale. Kakambal ng pagbuti ng ekonomiya ang paglakas ng piso na nagpapalit naman sa halaga ng kita ng mga nasa export industry at sa business process outsourcing tulad ng mga call center. Ayon nga sa Business Processing Association of the Philippines o BPAP, lalo raw silang nahihirapan sa paglaki ng diferensya ng halaga ng piso sa Indian rupee kapag itinapat sa dolyar. Kakompetensya kasi ng Pilipinas ang India sa paghihikayat sa mga call center na mamuhunan sa bansa. At ang posibleng paglipat ng mga call center doon, makababawas daw sa trabaho sa bansa. Pero ang problema sa malakas na piso, susolusyon na naman daw ng gobyerno. Nagkaroon kasi ng confidence dito sa bansa natin, lalong dumami yung pagpasok ng foreign money. No? Ngayon, ang response natin doon is dapat mapabilis natin yung paggamit ng foreign ng mga inflows nito. Pati mga pinatutupad na bagong batas sa 2013, inaasahan umanong makatutulong sa bansa. This in taxes, that's already a law. Then the RH bill, Responsible Parenthood. These two bills are, you know, very critical. And they're going to be game changers, I think, in terms of generating more revenue and also protecting the health of people. Kapwa naman naniniwala sina Secretary Arsenio Balisacan at Dr. Pernia na ang makabuluhang paglago ng ekonomiya ay dapat magpatuloy ng ilang sunod-sunod na taon para ganap na maramdaman. Dito kailangan ng walang kamatayang pasensya at pagiging positibo ng mga Pinoy. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.